pangila sa buhay na namayapa, kailangan nilang ibiyahe agad kasi kailangan ilibing. Eh, mahirap yung tao. Pabiyahe sa Mindanao, sa Maybaisiha, ibabiyahe sa Taguig. Doon nila dinadala yan, yung labi ng kanilang minamahal sa buhay. Sabi ko, parang may mali. Noong nag-mayor ako, napansin ko meron tayong North Cemetery, may South Cemetery, may Chinese Cemetery. Bakit walang Islamic Cemetery? Saan maglilibing yung mga kapitbahay natin, kumpare natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, mga Muslim? O kaya, after 500 years of history ng Maynila, first time nagkaroon ng Islamic Cemetery dyan sa South Cemetery. Stating facts ang tayo na sila dito pinanganak, lumaki, nag-aral, nagpamilya, bahagi ng komunidad natin. We live in harmony. Isang kalsada lang ang pagitan, boulevard. Pagtawid mo ng boulevard, Nazareno, Katoliko. Pagtawid mo ng kabilang boulevard, Mosque. But we live in harmony. And yet they don't feel that they belong because pag sila'y namamatay, kailangan pa silang dali sa malayo. O ngayon, dito na sila sa lungsod ng Maynila. Nabanggit ko lang kasi nakita ko may mga kapatid tayong Muslim. O. Pangapat, bakit naging dugyot na naman ang Maynila? Napapansin niyo ba? Parang wala na namang gobyerno. Napansin niyo? Di ba sumaya na tayo? Di ba lumilis na tayo? Di ba nagkaroon na ng disiplina? Bakit parang napapayaan? Noong araw kasi, alam niyo bakit? Kasi may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, at madaling araw. Nakikita ninyo ako sa kalsada. Sabi nga ni Kuya Charles, walang lupa. May gobyerno. Ngayon parang wala na naman tayo sa hulo. Oh, kita mo? See? Napapansin ng mga tao. O, pumanatag kayo. Ibabalik natin ang sikla ng lungsod ng Maynila. At yung mga nakita ninyong pagawaing bayan na nasimulan natin, itutuloy lang natin. And so on and so forth. Panglima, ito may batikos. May batikos sa atin. Binabatikos ako. Si Orme, maraming inutang. Tama naman. Ang sagot ko, opo. Eh bakit ako ng utang? May pandemya eh. Natatakot ang tao. Nagsara ang negosyo. Nawala ng trabaho. Pag nawala ng trabaho, walang pitsa. Pag walang pitsa, walang chicha. Magugutom ang tao. Kaya ang ginawa ko, eh walang pera Maynila. Hindi ako nagturo. Hindi ako nanisig ng kani-kaninong administrasyon. Wala akong tinuro. Why? Kasi noong 2019, sabi ko, iboto ninyo akong mayor at kakarapan ang kurtong kulit ko. Binoto ninyo ako kahit na bata ako. Oh, eh akalain ko ba magkaroon ng pandemya? Natatakot ang tao, may pangamba, magkakasakit, magugutom. Anong ginawa natin? Gumawa tayo ng paraan. Iniraos natin. Patanong ko kayo, nanay, tatay, lolo, lola, sino may anak? Taas ang kamay na may anak? Apo? Ano? Kapag walang makain ang anak ninyo, gagawa niyo ng paraan. Itatawin niyo? Iraraos niyo? Naman, ganyan din ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Wala tayong pera eh. E di naganap ako ng pera. Kanino ako nangutang? Sa gobyerno. Ha? Pwede bang mangutang sa gobyerno? Opo. Anong bangko? Land Bank. Sino may-ari ng Land Bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DPP? Gobyerno. Gobyerno.
Parang ganito lang yan. Ito ang gobyerno, katawan ko. Bulsa ng national government sa Wakali. Bulsa ng local government sa Nampa. Anong ginawa ko? Dumukutla ako sa kabilang bulsa. Nilipat ko lang dito dahil ayaw kong magutom ang mamamayan ng lungsod ng Maynila. Pandemya. Sa buong Pilipinas, ang bigayan, naka-plastic, naka-cellophane. Sa Maynila, kawang-kawang food box, buwan-buwan sa lungsod ng Maynila. Hindi pa nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama po ba? Tama! Wala bang nagutom sa Maynila ng panahon natin? Wala! Nakatawid tayo. Nakaraos tayo. Gabot! Pinakamahal na gabot. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Wala ang national government, ang private hospital, wala. Ang Maynila, meron. Sa atin nga humihingi. 84 years old, matanda, 45 days tinubo, intubated dahil may COVID-19. Dumating yung molnupiravir, yung tocilizumab. Sinaksak sa matanda, ngayon awa ng Diyos, buhay pa rin yung matanda. Salamat sa Diyos. Dahang-dahang hindi po ang alaga. Eh ano ngayon? Pakailan po sa pera. Hindi ko man pera yun eh. Pera naman taong bayan eh. Pero buhay yung tao. Nakatawid tayo. Ganun ang pagiging alkalde. You took the responsibility. Pinasan mo ang daigdig eh. Hiningi mo naman sa tao eh. O ibinigay sa'yo. Panindigan mo. Eh nagre-reklamo, dami raw utang. Pero ngayon mamimigay 1,000. Hindi talaga. It doesn't make sense kung matalino. Hindi mo kailangan maging matalino eh. It doesn't add up. O tingnan ninyo, nagagalit sila. Pati si Chihuahua. Ha? Ay galit eh. Sabi nila, lahat ng ginawa ni Yorme, mali. Hindi maganda. Mali pala ginawa ko eh. Hindi malini kayo. Bakit? Eh kasama ko kayo gumawa nun eh. Sino majority floor leader nun? Chihuahua. Pre, alam na alam nun ah. Oh. Sino vice mayor nun? Chihuahua. Oh. Yung mayor ngayon. Sino nag-aproba nun? Sila. Sa konseho. Tapos palakpak sila. Wow. Tapos kung makapag-participate, kala mo kaklase mo gumawa ng assignment, eh ng okay lang. Yeah, di ba? Gagawa? Apunta ng food box. Natutuwa sila noon. Eh kung mali yun noon, bakit ninyo inaprubahan? Kung mali yun noon, bakit hindi niya sinabi nung nakaupo kayo? Ngayon, maghahalalan. Masama na. Wow! Chihuahua. Chihuahua. Ako real talk lang. Basta ako, matangos ang ilong ko. Dilubyo. Nagkakagulo. Panatag. Minsan, saksi ang Diyos. 90 days, 3 months, hindi ko kinita ang pamilya ko. Kahit isang araw lang, sa city hall na ako natulog for 3 months dahil nangangamba ang taong bayan ano mangyayari sa kanila. Nakita niyo, nakakarasusilyo, nakashort na ako. Hindi niya napapasin. Hindi na ako umuwi. Bakit? Natatakot ang tao. 2 milyong bibig. Umaasa sa pamahalaan. Nasaan sila? Nasa Pwistan? Nasaan ang gobyerno? Nasa kalsada? Walang sumuko ang gobyerno dahil hindi sumuko ang taong bayan. Nakatawid tayo. Nakaraos tayo. Kaya nga tayo nagkukwentuhan ngayon. Salamat sa Diyos. Hindi nyo nakalala sinabi ko muna. Kahit anong hirap ng buhay. Salamat sa Diyos. Buhay tayo. O, tumukod tayo dati. O, di bangon tayo ngayon. Reklamo sila na reklamo. Maraming utang. Eh di umalis sila dyan. Ako magbabayan. Ito ko lang naman. Tama ko ba? Tama. Eh, magpapaboto kayo. Tapos lahat ng problema isisisi nyo sa iba. Di ba? You took the responsibility and be responsible about it.
Kaya kayo, mga minamahal kong lolo't lola, nanay, tatay, gusto niyo pa talaga ako bumalik? Taas ka na nga ba niyo gusto ko bumalik? Promise? Expand? Mamatay ba sila? Oh, sila na lang, huwag kayo. Kayo ang usap ko eh. Maganda-ganda na po kung nandito dito eh.